mga B, for today's video, samahan nyo naman kami sa aming appointment. Bale, ito nga palang pupuntahan namin, dapat matagal na pala to, kaso ngayon lang talaga nalugaran. At dahil nga ngayon lang kami nagkaroon ng oras, eto nga, super excited ako kasi ako talaga yung nauna sa meeting place namin. Akala mo talaga ako yung nagpaset ng appointment, eh julalay lang naman ako for today's video. Tapos nga, yung talagang nagset ng appointment, ayan, wala pa, ako pa talaga yung nag-antay. Masyado ba akong excited? Char. Tapos, ayan na nga pala, after 48 years na pag-aantay ko, ayan, dumating na pala si Girl Lalu. And then, nag-antay nga lang kami ng ilang minutes kasi umalis pala si Kuya, pumunta pala sa hospital kasi pinapa-check upan pala yung anak niya. Pagdating nga ni Kuya, diretso na pala kami dito sa loob, tapos ito pala yung itsura ng shop niya. Ang galing nga ni Kuya kasi yung mga stencil na nilalagay niya sa mga tinatautuan niya, eto at nilagay niya dito sa pader niya. Eto talaga yung mga taong may pagpapahalaga talaga kahit sa unting bagay kasi eto nga yung mga ginagamit niya sa pag-stencil niya, dinikink niya dito sa may pader. Correct me if I'm wrong na lang po kung stencil talaga yung tawag dyan, hindi ko kasi alam. Tapos ang purpose din pala ng mga nakadikit na yan para remembrance na din. Nung unang kita ko pa nga lang dito sa mga nakadikit sa pader, na-amaze talaga ako kasi kahit kakakampot na piraso talaga ng papel, ang ganda nilang tingnan. Yung bang kahit pinagdugtong-dugtong na lang yung mga papel pero ang ganda talaga nilang tingnan. Anyways, eto na nga pala at sinisimula na pala yung pagtatato kay Girl Lalu. Sa una nga, medyo kabado talaga siya kasi hindi niya alam yung feeling na tinatatuan. Tanong nga siya ng tanong kung masakit ba o hindi. Panay binibiro-biro ko nga siya eh. Pero ayan nga, nung nasimula na nga yung pagtatato sa kanya, eh halos wala naman siyang reaction eh. Char. Ali yung facial expression niya nga pala dyan, super happy lang talaga. Super happy and super excited nga pala siya kasi ito yung first tattoo niya. Bali, ma-share ko na din pala sa inyo, ito palang si Kuyang nagtatattoo, super nakaka-amaze nga talaga. Kasi naman, itong mga equipments niya pala dito, halos DIY lang pala to. Katulad nitong inuupa na Girl Lalu, ito pala ay DIY lang pero super ganda. Tapos, naikwento niya nga din sa amin, ito palang table na ginagamit niya dito, bali pa-dispose na pala to, tapos kinuha niya, tapos inayos niya. O, diba, yun nga yung sinasabing kung gusto talaga may paraan. Yung bang kahit second hand or DIY lang yung ginagamit, basta magawa mo lang talaga yung tama yung tinatrabaho mo, diba? Kaya naman super nakaka-amaze talaga tong si Kuya kasi ginawa niya talaga ng paraan. Kaya kayo dyan, kung gusto nyo yung isang bagay, kailangan pagpaguran nyo o kaya gawan nyo din ng paraan para makamit nyo din. Parang katulad nito ni Kuya. At isang bagay pa nga pala, super ganda niyang kausap kasi merong mga sense yung mga sinasabi niya. Tapos ang galing niya din mag-explain sa mga bagay-bagay kaya naiintindihan talaga namin yung mga sinasabi niya. Anyways, after 2 hours nga, eto na pala yung result ng art ni Kuya. Tapos, pagtapos nga ni Girl Lalu, eto namang si jowa niya yung nakasalang kasi magpapatatoo din siya. Bali, maliit lang pala yung ipapalagay niya tapos dito lang sa may bandang kamay. Bali, couple pala ito kasi si Girl Lalu magpapalagay din siya dito sa may bandang kamay niya. Ay, ang sweet naman, pa-couple ring talaga, sana all. Hanggang dito na lang muna.